Diyos Ama namin, awang minimitin. Abe, Abe, Abe Maria. Abe, Abe, Abe Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Abe, Abe, Abe Maria. Abe, Abe, Abe Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ginugunta po natin sa misang ito ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Siya po ang ina ng poong Jesus Nazareno. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba.
Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y laging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan. Ako ay sagipin. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na may bigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Mahal namin Birhen, kami ay iyong akayin. Damayan ng iyong anak sa sugat ni Hesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesu Kristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus,
karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi sa krus ni Jesus kasalo. Kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Alleluia, 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 alleluia. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid sa mahal na poong Jesus Nazareno, nakapako ang poong Jesus Nazareno sa krus at naroon si Maria. Walang sinasabi kung anong ginagawa ni Maria doon. Nakatingin lang. Hindi masyadong dramatic itong ebanghelyo. Kaunti lang ang sinasabi. Si Jesus ay nakapako sa krus at si Maria nandoon nakatingin kay Jesus. Hindi ba malungkot yon? Parang hindi malungkot kasi hindi naman sinasabi na malungkot yung pangyayari. Pero tayo sa karanasan natin, pagka
mayroon tayong narinig. Tatay, bakit kayo pumanaw na ganyan? Hindi kayo nagpapaalam. Marinig lang natin yun, umiiyak na tayo. Yung anak na nagsasabi niyan ay malungkot. Siya ay malungkot dahil sa ang kanyang tatay ay wala na. Si Maria ay malungkot. Hindi natin narinig ang sinasabi ng kanyang puso. Anak, wala ka na. At narinig ni Maria si Jesus na nagsabi, Ginang, yan ang iyong anak. Katabi mo, yan ang anak mo. Kahit na yung napakasakit na pakinggan na yung anak ay iba na. Hindi na si Jesus. Ang naririnig ni Maria noon, anak, sabi ni Maria kay Jesus, yung anak ng Diyos, tinatawag niyang anak ko. Kaya pagka naririnig yan, ang lungkot. Pagka tayo'y malungkot, pagka mayroon tayong narinig na malungkot, at mayroon tayong nakitang malungkot, at tayo'y malungkot, ang ibig sabihin, nasasaktan tayo, nakikiramay tayo doon sa nakita natin at narinig. At yan ang karanasan po natin na tayo ay marunong makiramay. Punta tayo sa libing, pagka nag-iyakan na yung mga mga namatayan, pati pare na hindi sanay sa pag-iyak, iiyak kasi nararamdaman niya na natural lamang na maramdaman niya ang hirap ng isang namatayan. Si Maria, yan ang pinakamahirap sa buhay niya, namatay yung kanyang anak. At siya ay nakiisa kay Jesus. At tayo, mula noong nangyari yan, tayo mga Katoliko, ginugunita natin yung Mahal na Birhen na nagdadalamhati, yung maraming may balaraw pa sa puso, maraming hirap na naranasan ang Mahal na Birhen. Ginugunita natin ang Mahal na Birhen kasi siya ay marunong makiramay sa kanyang anak na si Jesus. At tayo naman gusto natin na makiisa kay Maria sa pakikiramay sa Poong Jesus Nazareno. Dahil sa pakikiramay ng Mahal na Birhen kay Jesus, siya ay nakasama ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Noon, Maria siya ng hapis. Ngayon, Maria siya at reyna ng langit at lupa dahil sa siya ay kasama sa pagdadalamhati ni Jesus. Tayo mga kapatid na nakikiramay sa ating mga kapwa-tao na naghihirap. Kung tayo napapaiyak at nakikita natin, mayroon tayong naririnig na nangyayari,
Yan po ay pakikiramay na po yan, pakikiisa sa paghihirap ng kapwa. Pakikiisa kay Kristo na yan. At makakaasa po tayo na balang araw ay kasama po tayo sa kaluwalhatian ni Jesus. Sa kaluwalhatian na ibinahagi ni Jesus kay Maria ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Manalangin po tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pigati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan nang buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kahulugan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming makiramay kay Kristong iyong anak at makiramay sa kanya mga kapatid na nagdurusa sa buhay na ito. At kami tulungan mong magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesu Kristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya.
pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, aming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, gayon din ang kabyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. S-
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa taglay mong kalungkutan.
Salve Regina. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na pagsaluhan na namin ang piging na nagligtas sa amin. Hiniling namin mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin po natin Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Pes Nostra Salve, Ad Te clamamus, Exsulies Filiebie, Ad Te suspiramus, Gementes et lentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, concede nos famulus tuos, quaesimus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Mariae Semper Virginis intercessione a presenti liberari tristitia et eterna perfrui laetitia per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobis cum. Domini gratum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Naglayin ninyo sa inyong paglalis ang pag-ibig at puso ni Maria. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nasareno, niluluwalhati ka namin.